Ada nih sebatang. It was at this moment that he knew he fucked up. So, kung sino man ang gumawa nung samyang, God bless you. Grabe! Grabe, sobrang social climber ko sa part na yun. Ewan ko ba. So, ito pa rin eh. Oh, at nakakatakot dito. Yung pag napabanyo ka. Pero, balik tayo sa topic. So, ano nga ba itong vlog na to? Itong vlog na to is all about sa buhay ng isang call center agent. Well, ano nga ba ang meron sa buhay ng isang call center agent? Marami tayong pwede pag-usapan dyan. Pero, una sa lahat, gusto ko lang i-detalye sa inyo ang mga bagay-bagay kung paano nagsisimula ang araw or ang gabi. Well, kung paano nagsisimula ang routine ng isang call center agent. Actually, meron tayong tatlong bagay na pag-uusapan sa buhay ng isang call center agent. Number one is travel time. Napakarami mong pwedeng ma-experience pag babiyahe ka sa gabi. Napakaraming pwede mong makita pag babiyahe ka sa gabi. Napaka-authentic ng, alam mo yun, ng gabi. Pag gabi, di mo akalain na meron palang ganito, meron palang ganyan, na possible pala na mangyari to. Tulad nito. So, nakikita nyo, ng oras na, mag-go-on na. Ganto magsimula yung araw namin. Ako kasi, ang pasok ko is 3 to 12. So, medyo, yung mga gantong oras, critical. At saka, hindi masasabi natin na, bilang isang agent, kilala mo ang nightlife. Alam mo kung ano ang nightlife. Alam mo kung ano nangyari sa gabi. Alam mo kung gano'ng tahimik sa gabi. Alam mo yung mga nagsasara na. Maraming bagay ang nangyari paggabi. So hindi mo alam kung anong pwede mong makasalubog. Kayo sa mga nagbabayang sa gabi dyan, mas mahalaga na ingatan nyo yung sarili nyo. Kasi possible na hindi mo in-expect kung ano yung mangyari. Hindi mo alam kung ano mangyari actually. Makakita kayo ng magnanakaw or, you know, anybody who's vigilant or violent. Yeah, so kailangan handa ka just in case sabi makita ka. Yan. Sa ngayon, may nag-aaw ito sa may kabilang kanto. Pero yun niya, hindi mo alam kung anong danger meron paggabi. It's kind of beautiful seeing. Maganda. I mean, napakaganda ng gabi. To be honest. Kasi ako hindi ako night person. So, isa to sa mga problema ko pag bumibiyahe ng gabi. Or problema ng ibang mga agent kapag bumibiyahe ng gabi is walang masakyan dahil na pag shift mo ganito. Pag shift mo is 3 to 12. Basically, alis ka ng bahay 12.
alis ka ng bahay 1 pala, hindi 12. Pwedeng miss at 12 o 1, depende sa'yo. Ako kasi umalis ako 1. So ngayon, wala masakyan. Number 2. Oh shit, nang sweat. Number 2. Parang shit. Number 2. Number 2 is Number 2. Ang number 2 is the food. Sa buhay natin or sa buhay ng mga call center agent, alam natin bakit napakasarap kumain after shift. Hindi namin alam. Siguro pagkatapos kasi ng sweldo, laging may eat out or laging napakaraming options na pwedeng kainan sa gabi, sa umaga, at lalo na syempre sa gabi. Kung ano-anong bukas. Kakadigay ko lang. Pero, kung titignan nyo, parang cycle yan actually. After ng sweldo day, meron kang isang linggong perang pwede mo ipang Jollibee, pwede mo ipang McDo, pwede mo ipang Starbucks, pwede mong Yellow Cab. Actually, yun yung mga naisip ko na, yun yung mga naisip ko na pinaka-common sa buhay ng, alam mo yun, sa pag-eat out, pagkainan. Ako, hindi nawawala ang coffee ko, hindi nawawala ang Nescafe, hindi nawawala ang kahit ano pang inumin na pwede mong makita sa 7-Eleven, sa Ministop, at sa Family Mart. Sabi mo sa akin, hindi ka tunay na call center agent kung hindi mo natikman ang bawat busog-lusog meal na meron sa 7-Eleven. Or, kung hindi mo natikman ang toppers or ang kahit anumang worth 50 pesos na merong pagkain sa Ministop at lalo na syempre sa Family Mart. Sa mga nakakapansin, may cycle yan eh. From 150 pesos or 250 pesos, sabihin na natin 250 pesos na pangkain mo na sagad mong sagad-sagad na para sa isang luxury na pwede mo ipangkain sa labas. Bababa yan from 250 magiging 50 pesos hanggang sa, ewan ko na kung saan ka pupulutin. So totoo lang, napaka-stressful yung trabaho namin. Napaka-hindi biro. Pinaka-purpose ng pagtatrabaho natin is isosolve natin yung bawat problema na meron ng bawat tao na makakausap natin sa tawag. Tama ba? So, ang last na pag-uusapan natin sa last part ng vlog na to is experience. Everybody says experience is the best teacher. Well, totoo. Kasi dun ka matututo talaga. Dun mo mararamdaman kung ano yung trabaho mo at dun mo makikita kung ano yung resulta ng mga bagay na ginagawa mo. Just do it!
At my case, nung time na nalaman kong 4 surveys out of 4 bumagsak ako, sobrang feeling ko parang ayoko na. No! God, please, no! No! Sobrang sukong-suko na ako, sobrang ayoko na talaga, as in literal na quit, resign. Pero yun nga, feeling ko talaga nun, ayoko na. But until then, nung nagko-call na ako, siguro second call, mayroong isang napakabait na nilalang na pinagtagpo kami ng tadhana para mag-usap kami at buuhin yung araw ko. Una sa lahat, first answer, syempre, thank you for calling. Pagsagot niya, hey, how's your day going? Alam niyo yung parang, pag tinanong ka kasi, parang minsan may mga tao na nagtatanong sa'yo kung kamusta ka na. Eh, hindi mo naman nararamdaman. Sa kanya, on her case, naramdaman ko. I mean, mas na-feel ko na, oh, kamusta na araw mo? Ganun. Sabi ko talaga sa kanya, thank you. I really needed that. And it's so kind of you to ask, sabi ko. Until then, umabot na yung call ng isang oras. At the first, irate siya. Until napatawa ko siya. Dahil, nadala ko siyang kausapin dahil nga feeling ko is last ko na yun. Until 1 hour na kami nag-call na sabi ko, alam mo ma'am, sabi ko thank you dahil isang oras na tayo magkausap, hindi pa rin ako na-stress. Kasi usually, unlike any other calls, pag umabot na ng 1 hour, 2 hours, 3 hours, it's actually the worst call. Actually, sobrang lala na yung pag ganun. Yun yung mga matitinding parang tipong gusto mo nang tampalin, ipasok mo na yung kamay mo sa loob ng mic ng headset mo, tampalin mo yung member. Pero syempre, bawal gawin yun. Bawal yun guys, bawal. Pero sa kanya, 1 hour pa lang. 1 hour, I mean sa kanya, 1 hour na yung call, di pa rin ako na-stress. Siguro, nung araw na yun, meant na magkausap kami. At ang pinakamagandang nangyari, yung sign na iniintay ko na sabi ko kay Lord, kung hindi ko matatanggap to, kung hindi ako mako-comment, magre-resign na ako. Well, ang nangyari, pinatawag yung supervisor ko, sabi ko talaga sa kanya, ma'am, before we end the call, pwede bang i-end ko to ng sobrang ganda, na mag-recap ako na maayos. Sabi niya, bago mo end, pwede bang pakausap yung supervisor? Can I please talk to your supervisor? Sabi niya. Ayun, na-comment ako. Right after yung commendation, ang isa lang ang naramdaman ko. Actually, para akong sobrang na-overwhelm na, sige na nga, hindi na ako magre-resign. Parang, alam mo yun. Pero, naramdaman ko na may chance pala. Out of, on every path you will take, dadaan ka sa darkness. At sa darkness na makikita mo lagi may isang ilaw na magbibigay sa'yo ng pag-asa. Sobrang corny nun, hindi ko sasama yun sa vlog. Pero laging may chance. At the end of the day, laging may chance na magbago yung araw mo into something great. Kaya, narealize ko at that time na dapat nga lang talaga siguro na gawin ko yung best ko. Na ibigay ko yung puso ko sa bawat call. Ibigay ko yung pasensya ko sa bawat tao na makakausap ko. Ako kasi hindi ako mapagpasensya pagdating sa calls talagang kung galit. Ba? Alam mo yun, parang minsan kasi mahirap masikusuhin ng taong galit at nagagalit-galitan sa'yo. Pero that's way over the line. Pero yun nga, na-comment ako nung araw na yun. Sobrang fulfilling, sobrang saya, sobrang, alam mo yun, kahit na feeling mo talaga as in walang-wala ka na, mararamdaman mo biglang, hey, I love that guy, you gotta give him something. Pinakinggan ko yung call nung after na-comment ako. Sobrang nagpapasalamat yung member na babae na yun. Babae siya, matanda. Tapos, ang sarap sa pakinggan na kapag natawag siya sa kumpanya namin, ako yung hahanapin niya at walang iba. Di ba parang ang saya nun? Kasi first time kong na-establish on the phone na makuha ang trust ng isang tao. Yeah. Usual stuff. You know what it is. Always remember na hindi madali. Hindi madali. Hindi talaga. Hindi madali. Hindi madali maging isang call center agent. Kahit graduate ka pa ng kahit anong course, hindi talaga madali. So, yeah. I'm one of them. Kung napalit ba itong vlog, don't forget to like, comment, share, and subscribe. See you on the next vlog. See you on the next vlog.